Hosea. Pinarusahan ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang pagsamba sa mga diyos-diyosan. Ikawalong kabanata. Hipan ninyo ang trumpeta upang bigyang babala ang aking mga mamamayan, ang Israel na itinuturing kong tahanan. Nalulusubin sila ng kalaban na kasimbilis ng agila, sapagkat sinira nila ang kasunduan ko sa kanila at nilabag nila ang aking kautusan. Nagsusumamo sila sa akin, Diyos ng Israel, kinikilala ka namin, pero itinakwil nila ang mabuti, kaya hahabulin sila ng kanilang kalaban. Pumili sila ng mga hari at mga opisyal na hindi ko pinili. Gumawa sila ng mga diyos-diyosan mula sa kanilang mga pilak at ginto, at ang mga ito ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Itinatakwil ko ang diyos-diyosang baka ng mga taga-Samaria. Galit na galit ako sa kanila. Hanggang kailan sila mananatiling marumi? Ang diyos-diyosang baka ng Samaria ay ginawa lamang ng mga platero na taga-Israel. Hindi iyon Diyos. Tiyak na dudurugin iyon. Para silang naghahasik ng hangin at nag-aani ng buhawi. Para ring trigo na walang uhay, kaya walang makukuhang pagkain. At kung mamumunga man, taga-ibang bansa naman ang lalamon nito. Ang Israel ay parang nilamon ng ibang bansa. At ngayong nakikisalamuhan na siya sa kanila, para na siyang kasangkapang walang silbi, para siyang asnong gubat na nag-iisa at naliligaw. Humingi siya ng tulong sa Assyria. Binayaran niya ang kanyang mga kakamping bansa para ipagtanggol siya. Pero kahit na nagpasakop siya sa mga bansang iyon, titipunin ko ngayon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan. At magsisimula na ang kanilang paghihirap sa pangaapi ng isang hari at ng mga opisyal niya. Nagpagawa nga sila ng maraming altar para sa mga handog sa paglilinis. Pero doon din sila gumawa ng kasalanan. Marami akong ipinasulat na kautusan para sa kanila, pero ang mga ito'y itinuring nilang para sa iba at hindi para sa kanila. Naghahandog sila sa akin at kinakain nila ang karneng handog, pero hindi ako nalulugod sa kanila. At ngayon aalalahanin ko ang kanilang kasamaan at parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Babalik sila sa Ehipto. Kinalimutan ng mga taga-Israel ang lumikha sa kanila. Sila at ang mga taga-Huda ay nagtayo ng mga palasyo at maraming napapadirang bayan. Pero susunugin ko ang kanilang mga lungsod at ang matitibay na bahagi nito.